Halos triple ang itinaas po ng kaso ng mga nabubuntis na edad 10 hanggang 14. Base po yan sa tala ng Population Commission o PopCom. Balitang hatid ni Maki Pulido. Labing apat na taong gulang pa lang, pero ang dalagitang si Laura, hindi niya tunay na pangalan, magiging ina na. Parang na-curious po kasi kami kung ano po ba yung mga nararanasan ng mga ganun. Parang ganun po. Kaya parang gusto rin po namin itry ganun. Kasi hindi po namin alam na ganito pala po yung nangyayari. Si Laura, kabilang sa lumulobong kaso ng mga nabubuntis sa napakamurang edad na 10 hanggang 14 na taong gulang base sa pag-aaral ng Population Commission. Mula 755 na kaso noong taong 2000, halos trumiple na ito sa 2,250 noong 2018. Noong 2018, 57 sa mga kasong ito o isang kaso bawat linggo ay 12 years old and below na dapat daw naimbestigahan dahil ito'y statutory rape. Ang mas nakababahala ayon kay Dr. Juan Antonio Perez, karamihan sa mga nakabuntis sa mga bata ay mas matanda sa kanila. And that should have been labeled a crime immediately, but it's seen as a statistic lang. When it should be a social issue, something that local governments, communities should take notice of. Marami sa mga nabubuntis sa ganitong edad mula sa mga pamilyang pinakamahirap sa ating lipunan. The mother, if she is unable to finish school and remains with so many children, she is condemned to a low income capacity throughout her life. Target ng Population Commission na mabawasan ng 50% ang teenage pregnancy sa taong 2022. Humihingi sila ngayon ng 1 bilyong pisong dagdag pondo para sa mga programang kasama ang DOH at DepEd para tutukan na rin ang kabataang 10 to 14 years old. Mula nang ilunsad ang mga programa tulad ng teen centers para sa edad 15 to 19 years old noong 2014, makikita na raw ngayon ang resulta. Papataas ang bilang ng mga nabubuntis na 15 to 19 years old mula taong 2000 hanggang 2014. Nang simula ng programa noong 2014, nagsimula na itong bumaba. Pero ang problema ng teen pregnancy, komplikado. Isa lang sa mga dapat daw maamyendahan ay ang reproductive health law. Idinagdag kasi ng Korte Suprema noon na kailangan munang payagan ng magulang ang menor de edad para makinabang sa family planning programs ng gobyerno, isang limitasyon sa solusyon sa teenage pregnancy ayon sa Population Commission. Maki Pulido, GMA News.